Magandang buhay at welcome sa isa na namang masarap na episode dito sa kusina ni Danden. And today's dish, isang restaurant style recipe, salt and pepper pork. Umpisahan na natin. At umpisan muna natin sa pagmamarinade ng ating pork meat. Yung ating pork meat ay hiniwa lang natin to sa maninipis na slices. Tapos, imamarinate natin ng salt, black pepper powder, chili powder, at ng liquid seasoning. Tapos, gagawin natin dito ay hahaluin lang natin ng maigi. Make sure na halong-halo talaga, well-distributed yung ating mga seasoning na nilagay. Tapos, lagyan natin ng itlog and haluin din natin. Pagkatapos nating mahalo ng maigi, maglalagay tayo rito ng cornstarch. Tapos, hahaluin natin ulit. At maganda to pag halong-halo talaga yung cornstarch natin at itlog para maganda yung kalalabasan pag pinirito natin. Tapos gagawin natin dito ay itatabi muna natin for 15 minutes. Then after 15 minutes, magpainit lang ng katamtamang dami ng mantika tapos ipiprito muna natin yung ating pork meat. Ito yung minarinate natin kanina. At maganda yan pag medyo marami yung mantika na pagpiprituan nyo para magiging crispy talaga yung ating baboy. At approximately, ipiprito natin to ng mga 8 minutes or hanggang maging crispy at golden brown yung appearance ng ating karne. At para sa kumpletong detalye at ingredients ng ating recipe for today, isusulat ko po sa description box. At kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe tapos pindutin na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga masasarap na recipe. Haluin lang natin. Make sure na hahaluin natin from time to time para pantay yung pagkakaluto. Tapos para crispy talaga. After 8 minutes, maganda na yung kulay ng ating pork meat. Gagawin natin dito ay hahanguin lang natin tapos i-drain natin yung excess oil. Yung ating recipe ay hindi mo na kailangan pumunta pa ng restaurant para matikman to. Sa bahay lang, kayang-kaya nyo na gawin. Tapos, gawa muna tayo ng premix. Haluin lang natin yung chili powder, salt, at saka crushed black pepper. Yung purpose niya kung bakit gumawa tayo ng premix, para mamaya pag nilagay natin, pantay talaga yung pagkakadistribute natin doon sa ating pork meat. Tapos, para sa ibang ingredients, gagamit tayo rito ng green chili, hiniwa natin ng slice, tapos lemon extract, at yung sibuyas natin, hiniwa natin into squares or cubes. Tapos gamit tayo ng red at saka green bell pepper na hiniwa natin sa strips. At pinong-pinong hiwa ng luya at ng bawang. At syempre, yung ating premix kanina na ginawa, kasama po yan sa ating ingredients. Ngayon magpainit lang ng frying pan at lagay tayo ng mantika. Tapos gisa muna natin yung ating ginger for few seconds. Or hanggang maging light brown. Tapos sunod na natin yung ating garlic. Continuous lang natin yung halo. Tapos lagay na natin yung ating green chili. Sautein natin for few seconds para lumabas yung anghang at mahalo dun sa mantika. Tapos lagay natin yung ating sibuyas. Sunod na natin yung ating green at saka yung red bell pepper. Stir fry lang natin saglit. Hindi natin kailangan i-overcook yung ating mga green at saka red bell. Masarap kasi yan pag medyo crunchy pag kinagat mo. Stir fry natin for few minutes. At maganda yan pag natutos nyo na maigi. Tapos lagay na natin yung ating
premix na ginawa kanina. Tapos sunod na natin yung ating lemon extract. Tapos toss natin. Haluin natin ng maigi. Yung ating recipe na to ay napakadali, napakasimpleng gawin. Pero pang 5-star restaurant yung lasa. Tapos transfer lang natin sa serving plate. Garnish lang tayo ng sliced lime. Magkabilaan para maganda yung presentation. Tapos pwede na natin i-serve at i-enjoy yung ating salt and pepper pork. Na-imagine nyo na ba yung sarap ng ating recipe for today? At kung nag-enjoy po kayo sa ating recipe, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.